May buhay ba sa labas ng politika ang mga politikong nawala na sa pwesto? Meron pa bang career? Sa linggong ito, umupo na ang mga nanalong kandidato ng eleksyon 2013. Pero kumusta naman ang mga politikong wala na sa pwesto? Tapos na ang termino. Supreme Court is the highest court of the land. Its decisions have far-reaching consequences in the life of our nation. Isa sa limang senador na kakagraduate lang sa Senado, si ex-Senator Francis Kiko Pangilinan, mister ng megastar Sharon Cuneta. Dito sa mahigit 3 hektaryang farm sa Alfonso, Cavite, naabutan ng aming team si Senator Kiko. Nakabota habang nasa initan ng araw. Ang kanya raw kasing free time ngayon, iginugugol niya sa pagsasaka. Ang ampalaya, bow. Nagsimula raw ang kanyang interes sa pagtatanim nung naging chairman siya ng Committee on Agriculture sa Senado taong 2010. It's a welcome change, no? Parang kailangan mo ngayong magkonting pahinga muna at magpaano, yung detox. Sabi ko nga eh, ang biro ko nga eh, mas madaling kausap yung mga halaman at yung mga hayop kaysa sa mga politiko. Sari-sari raw ang mga gulay at prutas sa farm ng ating mega senator. Sa nursery area, meron din silang pinapalagong iba't ibang klase ng herbs. Ang mga naaani ng senator, ikinontrata na raw niya sa isang kumpanya ng organic food products. Marami rin ditong hayop, mga pagalagalang manok, native na baboy, pabo o turkey, at kuneho. S'mores. Kasi yung brown po, tapos parang yung kulay yung marshmallow. Parang marshmallow yung kuneho. Kaya s'mores ang tayo. Meron ding kalabaw na pinangalanan daw ng megastar na Berkey. Mukha daw siyang Berkey. So, ano ibig sabihin ng Berkey? Hindi ko na natanong. Basta sabi ni Mrs. At ako ang may huling salita. Yes, dear. Berkey na nga. Ang maganda sa farm ni Senator Kiko, meron itong batis na siyang pinagkukuhanan nila ng irigasyon o pandilig. Kung may isang bagay raw na natutunan ng dating senador, ang pagtatanim, hindi raw talaga biro. Hindi biro talaga. Pero ang kapalit naman ay yung psychic rewards, no? Na ikaw mismo ang nakakapagtanim, nakakapag-harvest ng sariwa at alam mong ligtas na pagkain para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. At